Dagat na lang kulang oh. Meron na akong payong. Tapos ang ganda ng upuan ko. Pangdagat kasi itong umbrella na to eh. Mainit kasi dito sa amin ngayon. Siguro mga around mga 20 degrees Celsius para us, no? Welcome nga pala dito sa channel. Kamusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayo, no? Kung hindi nyo pa napapanood yung huling video na ginawa ko tungkol sa essence ng pagbablog at kung paano mag-start ng YouTube channel, ililink ko dito, panoorin nyo. Yun, maganda yun. May mapulot kayong aral doon. Kasi, kaya ako nabanggit yon dahil itong video na to ay may kinalaman doon. Kumbaga, idudugtong natin. Kasi ang video na to ay tungkol sa kung relevant pa ba na gumawa ka ng channel dito sa YouTube ngayong 2021. Niligpit ko na yung upuan at saka yung payong kasi uulan daw. Actually, naumpisahan ko na tong video na to kahapon. Kaso, hindi ko natapos kasi alam nyo na, responsibilities. Okay, yung sinasabi ko kahapon tungkol sa kung relevant pa ba ang paggagawa ng YouTube channel or hindi pa ba huli ang lahat na gumawa ka ng YouTube channel ngayong 2021. So, ang sagot ko dyan ay yes, pwede pa. Pasok tayo sa loob para maipaliwanag ko sa inyo ng mas maigi. Okay? Actually guys, ramdam na ramdam ko pa yung tinusok sa ilong ko na pagpapaswab. Experience naman di ba magpaswab? Grabe, masakit sa ilong. Iba yung ano ngayon na parang pagod na siguro yung nagswab sa akin. Madiin, pati yung ulo ko sumakit eh. Ramdam ko pa ngayon yung kakaganong-ganong sa ilong ko. Nagpaswab ako kasi meron akong event bukas, wedding. So, para sigurado lang, hindi naman sinabi sa akin na required na magpaswab ako para at least safe yung ibang tao na sigurado na wala akong COVID. Kahit hindi required or hindi naman hinihingi, kailangan natin na, di ba, lalo na may kihalubido tayo sa ganun, kailangan natin na siguraduhin na hindi tayo makakahawa or kung, di ba, for everybody's safety. Okay? Oh, nandito na yung result. Mamaya ako natitigan. Buti dito sa amin yung COVID test libre. Sana sa Pilipinas, libre na rin dyan, no? Ito naman, mabihira naman itong mga to. Na-welcome ko na ba kayo dito sa channel? Okay, na-welcome ko na kayo kahapon kasi itong video na to, inumpisahan ko kahapon. Kaso, yun nga, hindi natapos dahil alam nyo na, may mga responsibilidad tayo dito sa bahay. So, eto na, itutuloy na natin. So, ang sinasabi ko, kung relevant pa ba na gumawa tayo ng YouTube channel or mag-start pa tayong gumawa, may pag-asa pa ba, di ba? So, ang sagot dyan, oo. Maaring hindi ito best na sagot na maririnig mo, pero sa palagay ko, ito lang naman, para sa akin lang to. Okay? Pero sana makatulong kahit papano. The moment na inisip mo yan at the fact na iniisip mo ngayon na gumawa ng YouTube channel, YouTube, paano pa binibigkas sa Pilipinas? Sa Pilipinas kasi naririnig ko, ang bigkas nila, YouTube. Bahala kayo kung paano yung pronounce. Basta, komportable ako sa YouTube. Dahil iniisip mo ngayon yan, para malaman mo yung sagot kung relevant pa ba o epekto pa ba o pwede pa bang gumawa ng channel ngayong 2021, para malaman mo yung sagot, subukan mo. Hindi mo malalaman yung sagot kung hindi mo subukan, kung hindi ka gagawa ng YouTube channel. Ha? So, ang unang, kumbaga parang reason talaga, subukan mo para malaman mo. Di ba? Kumbaga, dun pa lang sa reason na yun, wala na, gawin mo na agad. Di ba? Kung nahihirapan ka mag-isip kung ano yung magiging genre mo, panoorin mo isang video ko, ililink ko dito, andyan yan, ililink natin yan dyan. Panoorin mo, baka sakali makatulong sa'yo tungkol sa mga genre na yan. No? Pangalawang dahilan na pwede pang gumawa ng channel dito sa YouTube, lahat tayo iba't iba eh. Iba, unique tayo lahat. Lahat tayo merong pagkakaiba. Naniniwala ba kayo doon? Ako naniniwala ako doon eh. Na lahat tayo may kanya-kanyang way kung paano magkwento, may kanya-kanyang way kung paano mag-share. So, isang relevant reason 'yon para mag-umpisa ka ng channel mo. Kasi kagaya nung sinabi ko doon sa huling video ko, kung hindi mo pa napapanood, kaya ka gagawa ng YouTube channel para magbahagi
ng knowledge mo, ng mga nalalaman mo. Consider YouTubing as art. So, pag art, it is something you do for other people na walang hinihinging kapalit. Yun. Isang napaka-relevant na reason yun kung bakit ka gagawa ng YouTube channel at bakit pupwede pa na gumawa ngayong 2021. Pangatlong relevant reason kung bakit mo kailangan gumawa pa or bakit uubra pa yung channel mo ngayong 2021 ay merong umaalis at merong dumarating. Kapag may umaalis na channel or na nagsawa na, ikaw yung darating. Kumbaga parang gano'n, no? Halimbawa, ganito yan eh, para mas mapaliwanag natin ng mas maayos, no? Halimbawa, sa grocery store or department store, no? Pagpasok mo, alam mo kung saan mo pupuntahan yung bibilhin mo na sabon. Halimbawa, ano, paborito mong brand ng sabon, alam mo kung saan mo kukunin yan eh. Pupuntahan mo yan, alam mo na agad yung direksyon niya. So, kapag nawala yun doon, at pagbalik mo eh wala na doon, itatry mo pa rin tignan ulit sa susunod na araw, baka sakaling naubusan lang, pagbalik mo wala pa rin, so maghahanap ka na ng iba ngayon. So, maybe this 2021 na kakaisip mo pa, tambawa 2019 mo pa iniisip na gumawa ng channel, 2021 na ngayon, hindi mo pa rin natutuloy, malay mo ngayon 2021 eh, di ba, pupwede na. So maybe this year is your chance, or di ba, ngayon yun na. So relevant na relevant pa, walang dapat na pumigil sa iyo sa mga gusto mong gawin, no? Ang maaaring pumigil lang talaga sa mga gusto natin gawin eh yung sarili natin. Okay, so yeah, nasagot ko yung tanong na relevant ba ba or uubra pa ba na gumawa ng channel ngayong 2021? Yes, sir. Yes, sir. Pwedeng pwede pa. Hindi pa huli ang lahat. At saka, mali mo ikaw yung hinahanap namin na bagong vlogger na panonoodin. So, di ba? So, why not? Why not start your own YouTube channel right now? Paano kung meron nagtanong sa atin na, ano naman ang karapatan mo na gumawa ng YouTube channel? Sino ka ba? May mga nalalaman ka ba? Yung alam mo naman, eh, nakuha mo lang sa internet lang din, di ba? So, anong karapatan mo para gumawa ka ng channel tapos magaling-galingan ka? Yung mga gano'n, no? Or, ikaw, natanong mo sa sarili mo yun, no? Ano bang karapatan ko na gawin to? Wala naman akong degree, halimbawa, sa photography. At example ko na rin sarili ko, no? Wala naman akong degree pagdating sa photography. Bakit ako nagtuturo? Wala naman akong, or nag-share, sabihin ko na lang nag-share, no? Pagdating sa pag-video, wala naman akong diploma. Diba? Hindi naman ako nag-aral sa film school. So, ang sagot ko dyan, eh, we have all the right to share what we know, what kung ano yung nalalaman natin. Lahat ng karapatan ay nasa atin. Wala ka naman dinatapakan tao dito. At saka, tama naman yung sinasabi mo eh. Yan ang problema din minsan sa lipunan natin eh. Kailangan laging may degree or kailangan laging may diploma, kailangan laging meron kang paper na ipapakita na graduate ako sa ganito. Ganun. No? Kailangan merong result. It doesn't matter kahit hindi ka na-graduate o kung ano pa man ang kailangan mong degree para lang para mapag-start ka mag-YouTube, no. Syempre, mayroong mga profesyon na halimbawa doktor, hindi ka naman magpapa-opera sa isang doktor kung ang nalaman ng doktor na 'yon ay galing lang sa YouTube, 'di ba? Obviously. But walang hindi mo kailangan ng degree para gumawa ng kanta. Hindi mo kailangan ng degree para magsulat ng libro, hindi mo kailangan ng degree para gumawa ng YouTube channel. Okay? It's all here. Tsaka yung nilalaman ng puso mo, no? Yun. I guess that's it for today's video, guys. Kung sa tingin nyo, meron akong nakalimutan na dapat sinabi ko dito or ano pa bang mga relevant reason para gumawa tayo ng channel ngayon 2021 or sa tingin nyo hindi na ba pupwede o bahala kayo, no? Basta like, comment kayo, subscribe kayo kung hindi pa, and I will see you sa susunod na video. Joke lang yung bahala kayo, di ba? Okay naman eh, nadala lang ng emosyon. Bye bye. Tinitignan ko yung result ngayon ng COVID test ko. Interesado ba kayo malaman? Huwag na siguro. Pero kung interesado ka, eh, syempre, sabihin ko. Ito.
negative.